Madami ng mga players ang tumatatak sa atin. Una, magagaling sila, masisipag, mababait, o minsan tumatatak lang sila sa atin kasi may nangyaring masama sa kanila, na-injured sila. Meron din namang iba na tumatatak sa atin dahil sa image nila na pagiging bad boy. Pag sinabi nating bad boy, siguro agad na papasok sa isipan natin Calvin Abueva, Kelly Nabong, Bo Belga. Pero alam nyo ba, kung tutuos ay mga anak lang yan ng the original bad boy ng PBA, walang iba kundi ang the destroyer ng dekada 80 at 90, si Rudy Distrito. Kamusta mga kadribol? Ako si Jess. Gaano nga ba ka bad boy itong si the destroyer? Paano niya ba nakuha yung moniker na yon? Image niya lang ba talaga yon o ganun na talaga siya? Kumusta na ba siya? Tara, alamin natin ang naging makulay at maaksyong karera sa isa sa pinakasiga noon, si Rudy Distrito. Si Rudy Distrito ay ipinanganak sa Bacolod City. Unang naglaro si Distrito para sa University of the East. Naglaro din siya para sa Crispa Red Manizers noong 1981 hanggang 1982. Na-acquire naman siya ng Sanyu Group of Companies na siyang nag-took over sa UTEX franchise. Halos dalawang seasons ding naglaro doon si Distrito hanggang sa na-trade siya sa Gold Eagle Beermen. 1986, naglaro siya sa Alaska. Bumalik naman siya sa pagiging amateur at saglit na naglaro para sa Magnolia sa PABL. 1987 ay sinign siya ng Ginebra bilang isang free agent. Sa Ginebra ay nakilala talaga si Distrito na naglalaro under ni Big J sa ni Jaworski. Pinakamatatandaan si Distrito, ipasok niya ang winning shot noong Game 7, 1991 First Conference Championship. Malaking bagay yun kasi yung game winner niya na yun, yun yung nagselyo nung come from behind nila na panalo sa serye kontra Shell. Kung sino yung pinaka-villain na image, kung sino yung pinaka-bad boy na image sa team, yun pa yung naging hero nung Game 7. At nung mga time na yon, doon na din siguro nabuo, doon na rin siguro na itatag ang simula ng Never Say Die Spirit ng Barangay Ginebra. Noong 1992 ay na-trade na si Rudy Distrito sa Swift kapalit ni Pido Harencio. Naglaro siya dito hanggang 1995. Noong 1995, tinawagan ng flagrant foul si Rudy Distrito pagtapos niyang habulin at banggain si Jeffrey Carriazo habang ito ay nasa ere para sa layup sana. Sinuspindi siya dahil doon at kalaunan ay binan na rin for life ng noong EBA governor na si June Bernardino noong taon din na yon. Nirevoke din o binawi din ng Games and Amusement Board o GAB ang kanyang lisensya. Kaya mula noon, hindi na nakalaro ulit sa PBA si The Destroyer. Noong 1999 ay naglaro siya sa San Juan Knights sa NBA. After nun ay umalis na siya papuntang US kasama ng kanyang pamilya. Noong 2004 ay ginulat tayo ng balita na si Rudy Distrito ay inakusahan ng pananaksak hanggang sa mamatay sa isang 24-year-old na Meksikano sa Las Vegas, Nevada. Noong 2005 ay nasintensya naman si Rudy Distrito na makulong ng 4 hanggang 12 taon para sa manslaughter. Nabigyan naman siya ng parol at dineport na nga papunta sa Pilipinas. Nagpasalamat siya sa mga nagmamahal sa kanya, sa mga sumusuporta sa kanya, at naging thankful din ito sa mga Ginebra fans dahil ayon sa kanya, sinusulatan at ini-email pa rin daw siya ng mga Ginebra fans. 2018 naman ay binigyan siya ng trabaho bilang isang head of security for crowd control sa MPBL. Mismong si MPBL founder, Senator Pacquiao, ang nagtalaga sa kanya. Sabi pa ni MPBL Commissioner Kenneth Duremdes na marami talagang legends na tumulong kay Distrito. Isa na doon si Big J at kahit mismo si Manny Pacquiao. Ayon naman sa isang interview kay Jeff Carriazo, ay okay na siya at wala na siyang sama ng loob kay Rudy Distrito. Kayo mga kadribol,
Ano ang hindi nyo malilimutang happenings kay Rudy Distrito? Comment below na lang mga kadribol. Salamat sa pagsama at salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para di mo ma-miss ang mga susunod natin mga videos. Salamat!